umakyat na sa 76 ang fireworks-related injury sa bansa batay sa datos ng Department of Health. Kabilang dyan ang babaeng nawala ng pandinig dahil sa ingay ng kwitis. Saksi si Emil Sumangil. May fire extinguisher sa bawat pwesto at walang ibinebentang ipinagbabawal na paputok. Pasado na sana sa inspeksyon ang designated area ng bentahan ng paputok sa Taktak Road, Antipolo. Pero bago makaalis ang mga pulis, nadiskubring may nagtitinda pala ng illegal na paputok gaya ng sawa. Hindi po niyo alam na bawal yung paninda niyo? Hindi po. Kaya nga po nandyan lang. Hindi naman po namin tinago. Ginumpis ka rin ang mga paputok na itinitinda sa bangketa sa Cogyo kung saan walang designated area. Maging ang mga pinagbabawal na paputok na ibinebenta paakyat ng Marilake Road. Kasama rito ang reventador na ito na tinawag na 3 star pero iniba lang ang pangalan dahil halos kasinlaki rin ng ipinagbabawal na 5 star. Inimbitahan lahat ang mga nagtitinda ng paputok sa police station. Ang mga nasamsam naman, nakatakdang indispose bago magbisperas ng bagong taon. Ano na rin to ng ating massive campaign against prohibited firecrackers and pyrotechnics. Dati nang sinabi ng DILG kapag sobra sa 1/3 teaspoon o 0.2 gram ang pampasabog na ginamit, ituturing na itong overweight o bawal ibenta. Tingin ng local manufacturers ng paputok, kailangan tutukan kung saan nagmumula ang materyales gaya ng imported na pulbura. At bakit ito nakararating sa mga illegal na gumagawa? Nakakatapagtaka kanina po na mention, pati sa mga online na kapag bebenta po sila ng illegal chemicals. Kinakausap naman ng PNP ang mga kanilang online selling platform maging ang courier services para mapigilan ang online na bentahan ng paputok na ipinagbabawal lalo't mahirap itong mamonitor. Yung local government units din may effort din in coordinating with this cargo forwarders natin. May mga nakausap na sila dyan at tayo rin nag-coordinate din. Also, kasama sa mga efforts natin dyan, ang law enforcement, yung may entrapment operation. Ang Metro Manila Council hinikayat ang publiko na huwag magkanya-kanyang paputok sa mga bahay. Kung ang LGU mismo ang magiging host ng fireworks display, kaya nang siguraduhin ng mga mayors na meron tayo. Pero meron tayong emergency responders, meron tayong police, at professional ang magiging fireworks display operators natin. At ito ang magiging dahilan na maging ligtas ang pagsalubong sa bagong taon. Sa datos ng DOH, 76 ang fireworks-related injury na naitala sa bansa. Sa 8 bagong kaso, isang babae mula Central Luzon ang nakaranas ng hearing loss dahil sa kwitis. Babala ng DOH, umaabot sa 140 hanggang 150 decibels ang tunog ng pagsabog mula sa mga paputok. Kapag lampas 120 decibels ang lakas ng tunog, maaari na yang makapinsala sa tainga. Paalala ng mga otoridad. Meron tayong mga headphones na mayroong noise cancelling, pero kung sa bahay lang, pwede ka naman gumamit lang ng mga, bumili ng mga earplugs. Don't attempt no, na maglagay ng mga cotton balls sa loob ng ears. So pwede po talaga yun pumasok sa loob accidentally. Avoid na lang po yung pinaka-loud areas. Ayon sa DOH, nakataas na ang Code White Alert para sa buong health sector hanggang January 4 para matiyak na may sapat na gamot, supplies at tauhan na re-responde sa mga mapuputukan ngayong bagong taon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi.